Samuel PH. Hi guys, welcome back sa aking channel. For today's video guys, tuturuan ko kayo guys kung paano pumili ng magiging breeder natin guys. Ito, kagaya nito guys, sample lang to guys ng napili natin na breeder na female guys. Yan, bali. Kung makikita nyo guys, napakaraming craylings yung na-hatch nitong ating female na ARC guys. Kasi pinili natin to, sinelect natin tong female na to guys para i-breed natin. Kung mapapansin nyo guys, talagang maraming eggs ang nakalagay sa belly niya. Bali, malapit na kasi itong ma-hatch. Yan, kung makikita nyo dyan guys, meron na siyang mga paa. Yan, saka may mga mata na yung ating mga craylings guys. Mga 1 week lang to guys. Gagala-gala na to sa tank natin. Yan. Kung makikita nyo guys, yan, napakarami talaga nyan. Mamaya, papakita ko sa inyo guys kung paano tayo pumipili guys ng ginagawa nating breeder, yung female saka yung ating male na mga ARC guys. Yan, siguro estimate ko dito guys, nasa 250 to 300 pieces tong craylings na mahahatch. Yan, bali ito nga pala guys ay first time lang niya na magkaroon ng egg. Yan, kaya bali medyo baguhan pa siya guys sa pag-aalaga ng craylings. Yan, kasi yung mga ibang female ARC na kumbaga parang may experience na guys, mas marami kasi yun na mag-egg saka mas marami yun na nahahatch. Siguro kung pangalawa or pangatlong pag-iitlog na niya guys, siguro pwede na siyang umabot ng 400 to 500 pieces na egg. Yan, bali kasi habang tumatagal guys yung mga female natin na ARC, yan, mas lalong dumadami guys yung nagiging itlog nila or maraming mas nagiging craylings guys yung ating mga ARC natin. Yan. Kaya mamaya papakita ko sa inyo guys yung ating mga breeder. Yan guys, yan. Bali, ito nga pala yung community tank natin guys ng mga na-select natin breeders. Yan guys, bali, ang pagpili natin guys ng breeders, lalo na kung kayo nagpalaki guys ng mga craylings nyo, yan, bali, kung nasa tamang gulang na sila guys, piliin nyo unang-una guys yung pinakamalalaki sa batch nila. Yan. Kasi importante din guys yon, kasi ibig sabihin maganda yung mga nutrition na pumapasok sa katawan niya kaya mabilis siya lumaki. Yan. Unang-una, mabilis siyang magkaroon ng eggs yung mga female natin kasi nga medyo healthy sila. Yan. Lalo na yung mga matatabang female natin guys. Sa male naman guys, yan, kailangan mas malaki ng konti guys yung mga male natin dun sa female natin. Hindi naman masyadong malaki ang agwat nila sa size. Kumbaga parang malaki lang ng konti guys dun sa mga female natin. Kasi hindi kasi maganda rin kung mas malaki yung female natin kaysa dun sa male natin guys. Kasi maaring mabuli pa guys yung mga male natin kung mas malaki yung mga female na gagamitin natin guys sa pagbibreed. Ang isang diskarte ko pa guys sa pagbibreed, inihihiwalay ko muna yung mga male, yan, sama-sama muna yung mga male, tapos yung mga female sama-sama rin. Then kung pansin ko na medyo mga healthy na yung ating mga breeders, saka ko sila pagsasama-samahin guys sa community tank, yan, tapos hinahayaan ko sila na mag-pair doon.
Kasi, syempre, mas maganda guys kung sila yung mismo pipili ng kanyang partner para mas maganda at mas maraming egg yung maproproduce guys. Yan, tapos pag nakita ko guys na may nagpe-pair na doon, kasi mapapansin naman natin doon sa mga hides nila na magkasama sila, yung male at female. Yan, saka natin sila hinihiwalay guys. Okay lang din naman na hindi trio guys ang ilagay nyo sa isang tank. Okay lang din naman na pair sila yan para mas marami tayong ma-produce na mga eggs saka mga craylings. Bali, ang ginagawa ko kasi dito guys sa community tank, dinadamihan ko guys ng female. Yan, mas kakaunti yung male, mas marami yung female para mas makapili guys yung mga male natin na kung sino yung magiging partner nila guys. Yan, saka ang i-check nyo guys sa mga female na mga ARC guys, yung matataba yung likod. Kumbaga parang matambok guys yung parting malapit sa buntot nila. Kasi yun, sigurado yun guys na mas maraming mag-iitlog yun guys. Kasi subok ko na yung ganong paraan. Makikita nyo dun guys na mag-uumpisa na lagi yun na tumitlop ang buntot kahit wala pa silang partner. Ibig sabihin nun guys, malapit na yun mag-eggs. Yan. Bali ito guys, sangat ko rin tong aking silver arwana. Yan, medyo malaki na to guys. Halos 12 inches na to. Binili natin to guys, mga 4 inches pa lang. Yan, bali, malakas na sila kumain guys. Yan, pakain natin ngayon ay red tilapia. Yan, binigyan ko to kanina ng 6 pieces na red tilapia. Bali, ang natira na lang na buhay ay 2 na lang. Yan, bali ito nga, kinakain pa nitong isang silver arrow natin, itong red tilapia guys. So paano guys, dito ko na nga pala tatapusin yung video na to. Salamat sa mga nanood guys, pa-like, share, and subscribe naman dyan. Maraming maraming salamat guys. Peace out! Get me every time.